Sama-sama para matuto ngayong araw. Ngayon, tumayo tayo para sa ating panalangin. Nakatayo para sa ating susunod na gawain. Ngayon ay mag-e-ehersisyo naman tayo. Sundan natin, tayo ay manonood at sundan natin ang nasa video. Okay, sundan natin mga bata, okay? Okay. Dito tayo, Jarvis. Jarvis. Ulit-ulit ito.
Mahusay, magaling mga bata. Nag-enjoy ba kayo sa ating exercise? Opo! Nagising ba ang mga diwa ninyo? Opo! Handa na ba kayong mag-aral para sa araw na ito? Opo! Magaling! Ngayon, ay upo na tayo. Pero bago tayo umupo, tingnan muna ang paligid kung meron may mga madudugma, liliit na kalat at pulutan nito. Meron ba tayong kalat? Wala. Wala. Okay, maaari tayo umupo. Opo. Muli, magandang umaga mga bata. Magandang umaga. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating balitaan board. Kung saan tatawag si teacher ng sasagot para sa ating araw ngayon, ating petsa, at ang ating panahon sa araw na ito. Kung sino ang gustong sumagot, itaas lamang ang kamay. Maliwanag ba? Opo. Opo, okay. Thumbs up kung naintindihan ang sinabi ni teacher. Thumbs up, okay. So ngayon, anong araw natin ngayon? Lunes! Taas ang kamay. Jaden, ang araw natin ngayon ay? Lunes. Mahusay. Mahusay. Ngayon naman, ang petsa natin ay? Hunyo. Hunyo. Jarvis, pwede ba ilagay mo ang salitang hunyo? Hunyo. Hunyo. Ngayon ay araw ng Lunes, buwan ng Hunyo. Araw ng 28 o 28. Taong? Taong 2021. Mahusay. O, sige. So, ngayon, ang araw natin ay Lunes. Hunyo. Buwan ng Hunyo. 28, 2021. Mahusay. Jaden, maaari ka ng umupo. Okay, ngayon naman, ay tutungo tayo sa ating panahon. Tingnan nga natin ang paligid natin kung anong panahon kaya ang meron tayo. Jarvis? Anong panahon na meron tayo ngayon? Maaraw ba? Maulan? O maulap? Maulap! Maulap! Mahusay, Jarvis. Pwede mo ba ilagay sa ating balitaan board? Ito muna. Abot mo ba? Magaling, Jarvis! Salamat, Jarvis! O, ngayon, mauupo na muli tayo. Ang araw natin ngayon ay Lunes. Buwan ng Hunyo. 28, 2021. Ang ating panahon ay? Maulap! Mahusay, mga bata. Natukoy natin ang ating araw, petsa, at panahon. Ngayon naman, bago tayo tumuloy sa ating klase, ay merong mga alituntunin si teacher sa ating klase, tama? Opo. Naintindihan ba? Thumbs up kung naintindihan. Thumbs up, okay. So ngayon naman, ay ipapakilala ko sa inyo ang ating mga alituntunin. Meron tayong stop. Look, and listen. So, para sa ating stop, anong kailangan natin gawin para pag pinakita ni teacher ang placard na stop? Titigil tayo, Jaden. Ulit? Anong gagawin natin? Titigil. Anong gagawin natin pag nakita natin yung
or not in a stop? Titigil sa kotse. Titigil, pwedeng sa kotse at pwede rin dito sa klase natin. Ibig sabihin, ay titigil tayo at sa ating mga ginagawa. Okay ba? Maliwanag? Thumbs up kung maliwanag. Okay, pwede na ka na maupo, Jayden. Maraming salamat. Susunod naman ay ang look. Ano naman ang ibig sabihin ng look? Ano ibig sabihin ng look? Pag nakita natin ang placard ng look. Look. Dito tayo sa look. Titingin. Titingin. Tama, Jayden. Itaas ang kamay. Anong gagawin natin? Sabihin mo, titingin. Titingin. Ay, Jarvis. Mag-usay tayo ka. Ano muling gagawin natin pag nakita natin ang placard na look? Titingin tayo, tama. Titingin tayo sa sa pinapagawa ng guro o sa ating blackboard. Tama ba? Naintindihan ba? Thumbs up kung naintindihan. Okay. Naupo tayo. Ngayon naman ay ang listen. Ano naman ang kailangan natin gawin pag nakita natin ang listen? Makinig. Makinig. Tama. Tayo ay makikinig kapag nakita natin ang listen na ito. Ang placard na ito. Okay? Maliwanag ba? Opo. Thumbs up kung maliwanag. Makasay. Bukod sa ating mga card signals, meron din tayo mga class signals. Ang thumbs up, ang palakpak, at ang magaling clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling! So, ang thumbs up ay gagamitin natin kapag tinanong ng teacher kung naintindihan ba ang aking sinasabi. Opo. Okay, gawin niya natin. Thumbs up. Thumbs up. Mahusay. Ito ay gagamitin natin tuwing naintindihan. Kapag tinanong ni teacher kung naintindihan ang aking sinasabi, maliwanag ba? Opo. Maliwanag ba? Opo. Thumbs up. Okay, susunod naman ay ang dalawang palakpak. Ito naman ay gagamitin natin tuwing tayo ay nasiyahan sa ating gawain. Kayo ba ay nasiyahan? Opo. Mahusay. So, ang panghuli naman nating class signals ay ang magaling clap. Ang ating magaling clap ay gagamitin natin sa pagtatapos ng bawat gawain. Maliwanag ba? Opo. Maliwanag ba? Opo. Okay, gawin natin nga ang magaling clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. 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 O, isa pa. Okay, sabihin niyo si teacher. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Okay, mahusay. Mahusay, mukhang alam na natin ang ating mga alintunin sa ating paaralan. Ngayon, ay tingin ko ay handang-handa na kayo para sa ating panimulang gawain. Opo! Ngayon, ay magtutungo na tayo sa ating panimulang gawain. Magandang araw din po, teacher. Kamusta naman kayo? Okay lang po. Kaya natutuwa si teacher na sumagot ng mga gawain ngayon, si teacher ay may gustong ituro sa inyong aluin na pinamagata itong araw sa isang libro. Ngayon, linaan niyo lang kung tumayo at ituturo si teacher ngayon sa inyo ang aluin. Ay, sabayan niyo ako, ha? Baby, stand aside.
Thank you.
Unang
istasyon. Ang gagawin natin ay kakanta muna tayo, okay? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay tayong awitin. Nasa pinakauna na tayong istasyon, ang istasyon para sa araw ng linggo. Ang araw ng linggo ay ang unang araw sa isang linggo. Tandaan nyo, ano ulit ang araw ng linggo? Isang araw sa isang linggo. Unang araw. Unang araw. Sa tuwing linggo, madalas ay pumupunta tayong simbahan. Sino nagsisimba tuwing linggo? Si Irish, magaling. Si Aris, anong ginagawa ni Aris? No. Naglalaro tuwing linggo? Hindi rin. Ano ginagawa ni Aris tuwing linggo? Naglalaro. Naglalaro. Tama. Sa kwento naman na napakinggan natin kanina, si Topitz, anong meron ng araw ng linggo? Dumating ang kanyang tatay. Tama! Dumating ang kanyang tatay noong araw ng linggo. Doon mismong kaarawan niya. Magaling! Palakpakan niyo nga ang inyong mga sarili. Tayo na, dumako sa pangalawang estasyon. Ang estasyon ng Lunes. Tara na at umawit! Sundan niyo ako. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. Nasa pangalawang estasyon na tayo, ang araw ng Lunes. Ito ay pangalawang araw sa isang linggo. Pangalawa na. Pangalawang araw sa isang linggo. Ano ulit? Pangalawang araw sa isang linggo. Tama. At ito naman ang unang araw natin sa pagpasok sa eskwelahan. Ano ulit? Unang? Pagpasok sa eskwelahan. Tama. Tuwing Lunes, tayo ay pumapasok sa eskwelahan. Eh sa kwento na lang pakinggan natin, kay Topitz, anong meron sa bahay nila nung Lunes? Malinis ang bahay. Tama. Malinis ang bahay nila Topitz noong araw na Lunes at mukhang handa na nga silang sa kanyang kaarawan. Magaling! Tayo na at dumako sa susunod na estasyon, ang estasyon ng Martes. Yes. Tayo na at umawit ulit! Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Itong araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. Nasa pangatlong estasyon na tayo, ang estasyon ng Martes. Ito ay pangatlong araw sa isang linggo. Magaling! At ito naman ay pangalawang araw sa pagpasok sa eskwelahan. Tama. Ano ulit? Pangalawang araw sa pagpasok sa eskwelahan. Tama. Sa ating na ba, sa ating kwentong napakinggan, ano naman kaya ang dala na kuya ni Topitz noong araw ng Martes? Pitong kandila. Magaling! Bilangin natin kung talaga bang pito ang kandila na dala nila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Magaling! Pitong kandila nga ang dala ng kuya ni Topitz. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Tayo na at dumako sa susunod nating estasyon. Tayo na at kumanta. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. Nasa pang-apat na estasyon na tayo, ang araw ng Miyerkules. Pang-apat itong araw sa isang linggo. Pang-ilan ulit? Pang-apat sa isang linggo. Magaling! At ito naman ay pangatlong araw sa pagpasok sa school. Ano yung madalas natin ginagawa sa school kapag Miyerkules? Nagsusulat. Nagsusulat. Magaling. Nagdo-drawing. Nagdo-drawing. Magaling. Sa kwento naman na nabasa natin, ano yung dala ng Tia Toyang ni Topitz ng araw ng Miyerkules? Lobo. Pitong lobo. Pitong lobo. Magaling. Bilangin nga natin kung totoong pitong lobo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Magaling, pitong lobo. Tayo na, dumako sa susunod nating estasyon. Kakanta ulit tayo, ha? Sabayan niyo ako. Sala.
limang istasyon na tayo, mga bata, ang araw ng Huwebes. Ito ay panglimang araw sa buong linggo. At pang-apat naman na araw sa ating pagpasok sa eskwelahan. Magaling! Anong ginagawa natin kadalasan kapag Huwebes? Naglalaro. Naglalaro? At maliligo. Maliligo? Sa eskwelahan, anong ginagawa natin? Nag-aaral. Sa kwento naman natin, ano yung dalan ng Ate Tinay naman ni Topits? Yes. Ano ang dala? Cake. Mini cakes! Magaling, Aris! Ilang mini cakes? Bilangin nga natin kung ilang mini cakes ang dala. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong? Pitong? Cakes. Tama! Pitong cakes o mini cakes ang dala ni Ate Tina na sa araw ng Huwebes. Tayo na at dumako sa susunod na araw. Ang araw ng Biyernes. Malapit na tayo matapos, mga bata. Tayo na at kumanta. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. Nasa pang-anim na istasyon na tayo, ang Biyernes. Magaling, Irish at Alice. Nasa araw na tayo ng Biyernes. Ito ay pang-anim na araw sa isang linggo. Pang-ilan na net? Pang-anim sa isang linggo. Magaling. Ito naman din ang huling araw sa pagpasok sa ating eskwelahan. Huli at panglimang araw. Ano madalas natin ginagawa itong Biyernes? Pagkatapos kumain, maligo sa tanghali. Ito yung Biyernes, magaling. Ano pa? Pagpapasok sa school? PE. Magaling. Nag-PE tayo tuwing Biyernes. Sa ating kwento naman, ano yung meron sa bahay nila Topits noong araw ng Biyernes? Ano? Anong tawag dito? Anong tawag dito sa isinabit ng kanyang tito? Banderitas. Noong araw ng Biyernes, nagsabit ng banderitas ang kanyang tito. Tama. Bilangin natin kung ilang banderitas. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. May pitong banderitas sa bahay nila Topits noong araw ng Biyernes. Tayo na at dumako sa huli nating estasyon ng araw ng Sabado. Tayo na at umawit. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. Nasa estasyon na tayo ng Sabado. Nasa huling estasyon na tayo, mga bata. Ang Sabado ay pangpitong araw sa isang linggo. At ito na, dito ay wala tayong pasok. Ano ginagawa natin madalas tuwing Sabado? Matutulog. Sino naglalaro sa labas pag Sabado? Si Aris at si Irish. Tama! Tuwing Sabado din, maaari nating dalawin yung mga kapamilya natin, mga kamag-anak, or mga kaibigan. Tama, Aris. Eh sa kwentong nabasa natin, anong meron nung araw ng Sabado? Anong meron nung araw ng Sabado? Pinadala ng papa ni Topits ang pera sa kanyang nanay. Magaling! Ang pera na pinadala ng tatay ni Topits sa kanyang nanay, pinambili ng gulay. Magaling! Bumili ng gulay ang kanyang nanay. Bilangin natin kung ilang gulay ang binili niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong gulay. Magaling, pitong gulay. Napakagaling niyong kumanta at bumilang. Tayo na muli at bumilang. Pabalik naman sa ating mga upuan. Handa na ba? Opo. Opo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pitong araw sa isang linggo, sabay-sabay nating awitin. Sinong na
isang linggo ang unang araw sa isang linggo. Pangalawa naman ay ang Lunes. Sa pangalawang araw. Pangatlong araw naman ay ang Martes. Pang-apat na araw ay Miyerkules. Panglimang araw ay ang Huwebes. Pang-anim na araw ay Biyernes. At pang-pito at panghuling araw sa isang linggo ay ang Sabado. Magaling mga bata. Bago tayo magtapos ay may ilang katanungan muna si teacher at sasagutin natin yun ng isa-isa. Umalakpak nga ng dalawang beses kung maintindihan yung sinabi ko. Oh, magaling! Handa na tayong sumagot sa ating mga katanungan. Ano nga ulit ang unang araw sa isang linggo? Linggo. Magaling, Aris. Pangalawang tanong, ano naman ang unang araw sa pagpasok sa eskwelahan? Unang araw sa pagpasok sa eskwelahan. Ano, Irish? Anong araw iyon? Lunes. Magaling, Lunes. Pangatlong katanungan, ano naman ang panghuling araw sa isang linggo? Yung nabanggit natin kanina, panghuling araw sa isang linggo. Sabado. Magaling, Irish. Sabado. Ano naman ang panghuling nating araw sa pagpasok sa eskwelahan? Biyernes. Magaling! Biyernes ang huling araw natin sa pagpasok sa eskwelahan. Magaling mga bata, kayo ay talagang natuto sa ating paglalakbay-aral. Ang gagaling naman, klase. Ngayon naman ay magsiayosa tayo ng upo dahil dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Familiar ba ang lahat sa tren? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganoon. Isipin nyo na tayo ay nasa isang train station o istasyon ng tren. Diba kapag sasakay tayo ng tren, kailangan natin ng ticket. Pero bago tayo makakuha ng ticket, dapat ay matapos muna natin yung pangkatang gawain natin. So, magbibigay si teacher ng mga bagon na meron nakasulat na mga araw sa isang linggo. At aayusin nyo ito o bubuin nyo batay sa pagkakasunod-sunod ng araw sa isang linggo. Pag natapos nyo nang gawin ang ating gawain o nabuo ang trend, ay magtataas kayo ng kamay at magsasabi ng choo-choo. Ganyan. At kapag pagtapos na kayo, ay lalapitan kayo ni teacher at titingnan kung tama ang gawa ninyo. At kapag tama naman ang inyong gawa, ay bibigyan ko na kayo ng ticket na maaari natin gamitin sa individual na gawain natin mamaya pagkatapos ng ating pangkatang gawain. At ang klase ay mahahati sa apat na grupo. Ang magkakagrupo ay ang magkakasama sa mga lamesa. Pero bago tayo dumako sa ating pangkatang gawain ay maaari nyo bang banggitin ang mga araw sa isang linggo? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mahusay klase. Tama ang pagkakabanggit ninyo ng mga araw sa isang linggo. At kung maliwanag na ang lahat ay bibigay ko na sa inyo ang mga bagon ng tren at magsisimula na tayo sa ating gawain. Tapos na ata ang lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, isang grupo lamang ang magpresenta. Okay, ginaanihan ko, ang unang grupo na nakatapos ay presenta ang kanilang tren. Yan.
Hey Ashley, maaari mo bang sabihin kung ano ang pagkakasunod-sunod ng araw sa isang linggo? Ang mga araw sa isang linggo ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mahusay, unang grupo. Ngayon, ganunin ba ang sagot ng lahat? Opo. Mabuti naman kung ganun. Ngayon, nandito na ang ticket ng bawat isa na maaari niyong gamitin para sa individual na gawain mamaya. Okay, maraming salamat Ashley, maaari ka nang upo. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating individual na gawain. Sa papel na aking ibinigay, ano ang inyong mga nakikita? Larawan po ito ng tren. Mahusay! Ito ay mga larawan ng tren. Para sa panuto ng ating gawain, kinakailangan na ihanda ninyo ang mga kulay na nakikita nyo sa mga bago na pinakita ko sa inyo kanina. Maaari nyo bang sabihin sa akin ang mga kulay na meron ng mga bago na ito? Kulay? Berde, dilaw, kayumanggi, kahel, lila, asul, at pula. Magaling mga bata! Ang mga kulay na ito ay inyong gagamitin pang kulay sa mga bago na nasa inyong sagotang papel. Kinakailangan na wasto ang pagkakasunod-sunod ng kulay base sa pagkakasunod-sunod ng mga araw na isang linggo. Halimbawa, kung ang unang tren ay nagsisimula sa araw ng Lunes, dapat ninyong alamin kung ano ang kasunod na araw nito na ipakukulay nyo sa mga susunod na bagon. Kinakailangan talaga na may natutunan kayo sa mga pinag-aralan natin kanina upang masagutan ninyo ng wasto ang ating gawain ngayon. Ano nga ulit ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa isang linggo? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Tama! Tunay nga na meron kayo natutunan kanina. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5-10 minuto upang matapos ang gawain ito. Maaari na kayo magsimula. Kapag tapos na kayong magkulay, tahimik niyo ililigpit ang inyong mga pangkulay at ilalagay niyo sa harap ng inyong lamesa ang mga papel. Saka lalapit si teacher para kunin iyon. Kung may katanungan o may gusto kayong sabihin kay teacher, magtaas lamang ng kamay at ako ang pupunta sa inyo. Tayo ay kakanta at gagalaw kasabay ng pagpapaalam. Tayo na tayo mga bata! Bukas na muli tayo magkikita pa.
magaling mga bata, ngayon naman ay iyuko natin ang ating mga ulo para sa ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagbuklod-buklod ninyo kami upang matuto. Gabayan ninyo po kami sa aming pag-uwi. Amen. Amen. Okay, bago tayo umuwi, mayroon lang isang katanungan si teacher. Ano ang pinakagusto niyong araw sa isang linggo? Ito ba ay linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, o Sabado? Lunes, Jaden. Ang araw na gusto ni Jaden ay? Lunes. Si Jarvis naman kaya? Ano kaya ang gusto ng araw ni Jarvis sa isang linggo? Jarvis. Ito ba ay linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, o Sabado? Sabado. Mahusay. Salamat, Jarvis. Ngayon, ay pwede niyo nang kunin ang inyong mga gamit at mag-aantay na tayo ng ating mga sundo. Salamat mga paalam mga bata. Paalam. Paalam.